Thank you.
का बता magiging pandemya ng hindi bakunado. Sapagkat ayon po sa mga datos na meron kami, ang mga na-infeksyon ay mga hindi bakunado. So ano po yan? May ilang matatanda na hindi nagpabakuna, na-infeksyon, hindi masyadong maganda ang sitwasyon nila sa infeksyon. Mga batang hindi bakunado, sila po na-infeksyon. Meron din namang na-infeksyon na bakunado. Pero in terms of ratio, medyo maliit lamang. So, ang pinakamabisang gawin ay magpabakuna po tayo. Marami po bakuna. Dati, problema natin, bakuna. Ngayon, sabay-sabay nagtatatingan. Pero, ang payo namin, merong bakuna sa health center natin. May bakuna sa eskwelahan natin. May bakunahan sa ating mga mo. So, makapamili sila. At kung sino man ang gusto magpabakuna, lalo na kung booster, ay welcome po kayo sa Maynila. Marami po tayo. Ganyan yung kung larawan na nakikita natin ay representative ng pag-ulit-ulit kong sinasabi tungkol sa vaccination rate ng Maynila. Para lang po maging mas malinaw, pwede niyo kami sa amin yung informasyon o report na binigay sa inyo kung meron bang numero sa takin ng itinalo ng bilang ng mga pagkakabakuna? Ay, halos ano, doble. For the past 2 months, since November and December,
matumal na yung dating na ng tao, no? Matumal na, siguro na-excite sila na yung City of Manila naka-70, more than 70% August pa lang. So, or siguro dahil wala na kami mabakunahan. But still, we continue to vaccinate. That's why we have achieved about 149%. Ngayon, tumumal siya, na-relax yata ang tao. Ang isko, sayang. But anyway, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, halos dumoble ang bilang ng mga taong pumupunta sa vaccination site na booster at first dose. Ulitin lang po natin, Mayor, yung appeal, ano? Kasi nabanggit ko naman kahapon, baka na po meron hindi nakapanood, yung appeal nyo na ang Maynila ay tumatanggap ng hindi taga Maynila. Ay, opo. Since day one, since March of 2021, nang unang inilatag ang bakuna sa Maynila, ang pulisiya ng Maynila, taga Maynila, hindi taga Maynila, nagtatrabaho sa Maynila, naghahanap buhay sa Maynila, pwede po kayo magpapakuna sa Maynila. Welcome po kayo sa Maynila. It's been almost a year now na open policy ang Maynila. Pwede namin yakapin, kaya namin yakapin, at magtsatsaga lamang kayo, konti na pasensya lang dahil baka kayo mainit, dahil mahaba ang pila, dumarami ang tao, pero wag po kayo mainit dahil ang importante, no, ay magkaroon kayo ng protection sa katawan. Basta we will continue to improve our services, we will continue to improve our vaccination, hindi tayo titigil. Aabutin namin kayo hanggang kaya namin kayong abutin sa lalong madaling panahon. Kaya nakikisuyo ko, bilisan natin lahat ang kilos. Proteksyonan natin ang ating sarili. Proteksyonan natin ang ating mga pamilya. Mayor, dumadami na po ang nagpapaswab test. Kaya accommodate ito po ba? Yes. We continue to accommodate since July of 2020. Magto-2 years na. Ang Maynila ay nag-o-offer ng RT-PCR swab testing for free. 6 na ospital at saka yung ating drive-thru. Huwag na kayong gumastos. Mahirap ang buhay. Alam ko marami kayong pinaglalaanan ng gastos. Kung kayo'y gusto magkaroon ng kapanatagan sa inyong nararamdaman, magtungo po kayo sa 6 na ospital natin, God Andres Bonifacio Hospital, Hospital Lantundo, Justice Jose Evan Santos Hospital, Hospital La Sampaloc, Hospital La Maynila, Santa Ana Hospital, at yung ating drive-thru sa Luneta, sa may grandstand. Libre, 1-2. Huwag kasawa. Magaan tayo ng ilong. Kasi ang gusto ko lang, yung makasigurado kayo sa nararamdaman ninyo kung kayo positibo. Lalo ngayon, ito ang pinagpapahalaga ko, nagahalo, dahil sa weather, nagahalo o nagkakaroon ng confusion ang tao kung siya ay may ubo o may coronavirus. Kasi almost pareho ng symptoms. Kaya ang pinakamabisa, magpanyanga na kayo sa ito. May pagkasok kayo ng tao, wala namang tos gas, libre naman. So, yun lang ang payo ko. Hanggat kaya natin ilibre, it's been 187,000 tests already conducted by 180,000 plus conducted by the City of Manila. Ngayon, Mayor, hindi kami taga Maynila. Pwede ba kami magpaswab? Opo. Kasi mas maigi na matest namin kayo agad kaysa magpakalat-kalat kayo sa Metro Manila at darating din sa Maynila yung infeksyon. So tulong-tulong muna tayo. Yakap-yakap, abot ng kamay hanggat kaya natin i-stretch yung kamay natin. So libre ang swab testing sa Maynila. Mayor, yung ano, kasi yung Evan Santos Hospital, hindi na rin po tumatanggap ngayon ng mga pasyente kasi karamihan po ngayon, tumuto ba nag-positive mga pag-test? Hindi. Yung marami na, katulad kahapon, I was fair enough to tell you, tayo-tayo rin yung kahapon, di ba, na marami po mga doktor at nurses na na-infect
na nag-quarantine. So, utilization of resources tayo. Yung how to be efficient in utilizing whatever resources we have. So, what we did in Jose Abad Santos is mag-focus sila sa good things, mag-focus sila sa mga baby, mag-focus sila sa mga bata, tapos yung iba nilang pasyente, hinigop namin. Hinigop namin papunta sa ibang ospital, tapos yung iba nilang pasyente, nilagay namin sa COVID-19 field hospital. So, totoo rin na dumami rin ang pasyente nyo? Walang ganon. Mas maraming na infeksyon na doktor at nurses sa Justice Jose Abad Santos Hospital at sa iba pang ospital namin. Good news! Mga batang Maynila, mga kababayan natin Pilipino, meron kaming good news ni Vice Mayor Hany Lacuna. Kahapon, napaaga yung dating noong Monolpiravir. May additional tayong 20,000. Ang good news, ngayong araw na ito, mapapaaga din ang dating ng Tocilizumab. On top of our 700 pieces of Tocilizumab, may darating tayo 300 today. So meron tayo 3,000 plus Remdesivir, meron tayo 1,000 plus Tocilizumab, meron tayong almost 500 na Baricitinib, at meron tayong 42,000 tablets na Monolpiravir. So lahat ng gamot na available sa mundo, sa Amerika, sa Europa, sa Asia, lahat ng gamot na yon ay available sa Maynila. Ngayon, let me take this opportunity. Baka may nanonood, mangailangan kayo. Huwag kayong maiiya sa Maynila. Pwede niyo po yan makuha sa Maynila. Walang bayad. Laway-laway lang. Reseta lang ang puho namin yun. Ibigay namin. Ang importante, tulong-tulong tayo. Mabuhay ang tao. Yung buhay ang mahalaga. Mailigtas yung buhay ng tao. Doon muna tayo nakapokus nyo. So good news, mga taga-Maynila. May bago tayo gamot. At alam natin, yung gamot na Tocilizumab, umaabot ka ng 80,000 to 100,000 ang isa sa private hospital. Pero sa Maynila, usog lang. Ayun, may tinatanong si Doris D. Sure. Yung may resurrection daw ang Metro Manila Council yung pagbabawal sa vaccinated. Nakapirma ka na naman? Yes, basta lahat kami nagkakaisa doon sa mga unvaccinated. Kasi kawawa naman yung tao. Tingnan ninyo. Ang tao pumipila. Pumipila, nagpapabakuna. Tapos yung iba, ayaw magpabakuna. Tapos sila magdadala ng virus. Kawawa naman yung bakunado, nagsakripisyo. So kailangan tulong-tulong tayo. Ngayon, ang good news na ngayon, madaming bakuna. Sa Maynila, mamimili ka. Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, at Sinovac. Lahat ng uri ng bakuna nasa Maynila. So dapat lang, ano tayo? Alam mo yun, yung malasakitan, magpabakuna ka para proteksyon ng katawan mo, magpabakuna ka para proteksyon ng pamilya mo, magpabakuna ka para maging bahagi tayo ng solusyon. Ang kailangan natin tunay na solusyon, which is vaccination. At kailangan natin mabilis ang kilos kasi mabilis ang pagkalat. Kaya lagi, so tayo, anything that will protect the public, we will support. Thank you. Okay. What time darating yung 300,000? Ano, mga 2 p.m.